So, tingnan mo, pagdating mo sa YouTube error, magiging na siyang, wait natin, yan, ayun, nakita nyo, naging in progress na siya. So, dito sa in progress, makikita mo yan, mga, so, makikita natin dito, yung kaibigan ko, si Bertong Coca, ay meron na siya uling ads. So, so, sa araw na to, ang tatalakayin natin is yung error AdSense. Mayroon dalawa akong nakitang dahilan based on my experience bakit nagkakaroon ng error. Merong error AdSense na pag nag-a-apply ka pa lang ng monetization, bakit nag-i-error? Pangalawa naman na nagiging error ng AdSense is yung monetize ka na, pero nagiging error pa rin siya. So, dito sa topic na to, sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano masolve itong dalawang reason na to, pero iisa lang yung system kung paano mo sila maayos. So, ganito yon. Papaliwanag ko muna kung bakit nagkakaroon tayo ng error AdSense sa pag-apply ng monetization. Ito, personally, na-experience ko siya. So, nagkakaroon ng error kasi yung email mo, maraming nakakonect. Even games, pwede mo siya makonect doon. At pangalawa, marami ka na sigurong nagamit dito sa email na to ng mga site na ginamit mo siyang pang-login. Kaya nagkakaroon siya ng error based on my experience po ito. Pangalawa, bakit nagkakaroon ng error e monetize ka na? Ang sabi ni YouTube dito, kailangan in 4 months, ma-verify mo yung address mo. Kapag hindi mo na-verify yung address mo, doon nagkakaroon ng error AdSense. So, ang mangyari nun, kung may pera ka dun sa yung sa yung AdSense, hindi mo yung makukuha. At ang masaklap pa dito, kapag hindi mo ito naayos agad, kung magkano yung pera doon, hindi mo na siya mababawi. Kaya kailangan, kung monetize ka na, kailangan ayusin mo agad to para mabawi mo pa yung mga pera mo doon. At bibigyan ko kayo ng tricks dito para hanggang sa dulo ng video, para kayong mga monetize, hindi nyo ma-experience itong mga error AdSense na to. 10 seconds later. First step natin, pumunta tayo sa ating AdSense. So, kailangan natin kasing i-check dito kung nakakonect pa to sa ating YouTube. Ngayon, kung nakakonect pa siya, tuturuan ko kayo dito sa video na to kung paano yung disconnect. Tapos, gagawa tayo ng bagong Gmail na kung pwede, hindi nakapangalan sa atin. Pwede mong ipangalan yan sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo na 18 pataas na kapatid mo, years old ah, para mas okay siya. So, kapag ginawa mo naman yun, huwag ka mag-alala kasi nasa'yo naman yung number at yung details doon, kahit kanino pa siya nakapangalan, eh nasa'yo naman yung password and email, ang magiging tendency niyan eh, kung kanino mo pa rin kukonect yung payment, doon pa rin papasok naman yung sahod mo. Kaya don't worry kung gagawa ka ng ibang email na hindi nakapangalan sa'yo. So dito, pupunta tayo sa ating account. So, dito sa step na to, yan, basahin mo lang siyang maigi kung ano yung mga nakalagay dito. So, ako, binasa ko na yan. Chinek ko yan, yung dalawang box na yan. So, kung makikita mo rito na mayroong mga notice na in case na i-close mo yung account mo, ito yung mga mangyayari, at saka kaya kailangan natin basahin ng maigi. Second step, after nyo ma-disconnect, take note, kung hindi mo makancel yung AdSense mo, ang gagawin mo, mag-direct ka na rito. Tapos, ang piliin mo yung I don't have a existing account para dumire-diretso ka na. Tapos, ganito pa rin, tuloy-tuloy pa rin, ganito pa rin yung susundan mo. Sa AdSense nyo yung YouTube nyo, pupunta kayo sa YouTube nyo. So, makikita nyo rito, naka-error pa rin. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-connect ulit sa bago nyong email. Kaya sinabi ko kanina, gumawa kayo ng email na hindi nakapangalan sa inyo, nakapangalan sa magulang nyo or sa kapatid nyo, same address, para in case na magpadala ng PIN, eh sa inyo pa rin naman pupunta. So, ayun. Una, ayun. Pindutin natin yung Fix AdSense. Tapos, click that. Tapos, gamitin natin yung bago nating AdSense. Connect natin. Pagka-connect, yan. Click mo lang yon. Yung individual lang yan, yes. Tapos yung country, kung anong bansa ka. Tapos, kumari, basahin mo. O, pwedeng basahin mo talaga para naman maintindihan mo. Then, yes, create. Yan na siya. Get started.
loading. So dito magpi-fill up ka na ng mga details mo. Okay, kung sa kapatid mo siya ipinangalan, so dito i-make sure mo lang na tama lahat yung pinipilapan mo. Kung nakikita mo rito, ino-open ko parati yung messenger ko. Kinaka-copy-paste ko yung mga details kasi ito dun sa kaibigan ko, inayos ko. By the grace of God, naging okay naman. So ito yung step-by-step, ituturo ko sa inyo. Kaya ito, ipilapan nyo lang. Sige lang, pilap lang. Kailangan make sure nyo yung tama ha. Kasi pag mali yan, at yung AdSense nyo mamaya, yung post office, hindi mapadala sa inyo yung AdSense pin nyo. So pag napilap nyo na lahat, ang next step dito is submit nyo na. So pag nasubmit nyo na, ganito yung lilitaw. Yan na yon. Pag pindot nyo ng redirect, pupunta yan sa inyong YouTube. So tingnan mo, pagdating mo sa YouTube error, magiging na siyang, wait natin. Yan, ayun, nakita nyo, naging in progress na siya. So dito sa in progress, makikita mo yan, mga few, based on my experience, 24 hours, mga ganon, minsan nga oras lang, pero sa akin kasi, mga one day yun, naging done na yan. So pag monetize ka na, done na yan, pumunta ka uli sa yung YouTube kasi ang mangyayari nun is naka-off yung mga AdSense mo doon. Yung mga dollar side mo. I-on mo uli yun para lumitaw yung ads mo. Ngayon, kung nag-apply ka pa lang ng monetization, ang mangyayari niyan is magpupunta ka na sa third step. Tapos, pumunta ka sa email mo, makikita mo may email na si Lolo sa'yo dun sa bago mong kinonek na AdSense. So, ito yung mga email na ito, no? So, ito yung verify na nai-connect mo siya ng tama. So, makikita natin dito yung kaibigan ko, si Bertong Coca, ay meron na siya uling ads. So, pakisubscribe na rin po yung kanyang channel kung ano, para makatulong na rin po kayo sa kanya. So, ganun po yung process kung paano yung ginagawa para sa mga error AdSense. Even error AdSense na monetize ka na, or error na nag-a-apply ka pa lang. So, ito yung step-by-step, tinuro ko dito. Tapos, sa dulo nito, bibigyan ko ng tip yung mga monetize na. So, makikita natin dito, okay na siya. So, wala nang problema. Ayun yung magandang balita. So, kung gusto mo naman mag-manual pin, meron din akong tutorial. Pwede mo rin naman siyang i-check ngayon dito sa YouTube channel na to. Tip ko naman dun sa mga monetize para hindi kayo ma-error, ang gawin nyo is kailangan makuha nyo kagad yung 10 USD na threshold. It's either super chat or dun sa mga nagla-live, mga ganon, or sa member, kailangan makuha nyo agad yun para mapadala yung PIN. Ngayon, kung nakuha nyo na yun at hindi pa pinapadala yung PIN, ang sasuggest ko lang sa inyo based on my experience is every 3 weeks, mag-request kayo ng PIN. Oo, hanggat di siya dumadating, request kayo ng request. Actually, ako dumating yung sa akin, 4 na, pero na manual ko na. At least, nakasahod na ako bago dumating yung PIN para hindi kayo magkaroon ng error AdSense. Kasi pag na-error kayo at hindi na-late na, lampas na ng 4 months, baka hindi nyo na po makuha kung ano yung pinaghirapan nyo within ilang 4 months. Baka magkano na yung pera nyo doon at hindi nyo na mabawi. Sana po may natutunan kayo dito sa video na to. Ngayon, kung mas nalilito pa rin po kayo at hindi nyo masunod or meron pa kayong mga katanungan sa isip nyo, pwede po kayo pumunta sa aming Facebook page, yung Buhay Operator Vlog. Nakakonnect po siya sa YouTube or i-check nyo sa ating Facebook account. Pwede po ako i-message doon. Kung hindi ako busy, tuturo ko sa inyo step by step at maraming tao na rin po ako na tulungan sa mga ganitong senaryo para naman makasahod kayo o mapix nyo yung inyong error AdSense. Maraming salamat po sa panonood. Just like and subscribe and comment na rin po kayo kung nakatulong po itong video na to sa inyo. Thank you. God bless.